Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo, naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong na papatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa aming pagkilala na ang iyong anak para sa amin na buhay talaga. Kami naway maging kasalo niya, pakundangan sa pag-ibig ng Espiritong kanyang padala, sapagkat siya ang tagapamagitan, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya. Maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Anupat nasubasob siya at narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusi? Sino po kayo, Panginoon?" tanong niya. "Ako'y si Jesus, ang iyong inuusi." Tugon sa kanya, "Tumindig ka at pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin." Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang isang kangtini, ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya makakita. Kaya tinakay nila hanggang sa Damasco. Tatlong araw na hindi siya nakakita, na hindi kumain, ni uminom.
Sa Damasco naman ay may isang alagad ng pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias, ano po iyon, Panginoon? Tugon niya, pumunta ka sa kalye Matuwid, sa bahay ni Judas, at ipagtanong mo ang isang lalaking, taga-Tarso, na ang pangalay Saulo. Sabi ng Panginoon, siya'y nananalangin ngayon sa isang pangitain. Nakita ka niyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihan galing sa mga punong saserdote upang dakping lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat tinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel. At ipaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias. Pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya, pinapunta ko rito ng Panginoong Yesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw nakasama-sama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos. Wika niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang Panginoon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ating dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Magsitayo ang lahat. Kumakain sa katawang aking hain ay nananahan sa akin. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Yeah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ang taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Kapernaum. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Mainit na unang Biyernes para po sa ating lahat. Unang Biyernes ng buwan ng Mayo. Palapakan nga natin ang Poong Jesus Nazaren. Iba-iba po tayo dito, ano? Iba-iba. Importante ang Eucharistia. Ano bang meron sa Eucharistia? Mesa. Sino ang iniyahain? Si Kristo. Si Kristo kusang ibinibigay ang kanyang sarili para tayo kumain. Kailangan natin kumain para mabusog. Kasi ang isang taong gutom, hindi makakapag-isip ng tama. Kailangan busog, hindi lang ang ating katawan, maging ang ating espiritual para nang sa ganon, magkabuhay tayo, sumigla tayo, maging matatag tayo. Kaya nga sabi ni Kristo, maliban na ikaw ay kumain at uminom ng katawan at dugo ng anak ng tao, hindi ka magkakaroon ng buhay. At kapag hindi tayo kumakain sa iisang mesa, nagkakawatak-watak tayo. Magkakanya-kanya tayo. Napansin niyo po ba kapag sa loob ng tahanan, kapag mayroong hindi sumasabay sa pagkain, alam na. Either umiiwas o mayroong nararamdaman. Sa bawat misa, ito yung paanyaya ni Jesus. Nandito ka na. Bakit ayaw mong kumain? Ang hirap ng pinagdaanan mo. Ilang oras kang naghintay. Nagtiyaga ka pang makinig kanina sa katisismo natin. Bago ka nakapasok, bumilad ka pa sa araw dyan. Tapos pagdating dito, tatanggihan mo si Kristo.
Anong reason? Anong dahilan? Eh, hindi na nga tinitingnan ni Jesus kung ano yung pinagdaanan mo, ano ang karanasan mo, anong iniisip mo, anong nagawa mo. Wala na. Kasi alam naman talaga ni Jesus yan at tanggap ni Jesus yan. Pero patuloy niyang iniaalok sa atin ang kanyang katawan at sinasabing, kumain ka. Kailangan mo to. Higit sa inaakala mong hinihingi mo na kailangan mo na, Panginoon, pahingi maraming pera. Panginoon, pahingi ng trabaho. Panginoon, pahingi ng asawa. Hindi yan ang magbibigay ng buhay sa iyo. At higit dyan ang gustong ibigay ni Jesus sa atin dito sa kanyang mensahe. Minsan po kasi, no? Kapag maababa na, pag oras ng komunyon, ayaw mong tumanggap. Bakit? Eh sinabi na nga natin, bago pa magkomunyon, nagdasal na tayo. Hindi ako karapat-dapat tumanggap sa iyo. Alam na ni Jesus yan. Pero gusto pa rin niya ibigay ito sa iyo. Kasi ito yung magbibigay naman ng lakas sa iyo para dun sa iniisip mong hindi ka karapat-dapat. Hindi tayo pwedeng taas lang ng taas ang kamay. Viva, viva. Hindi tayo madadala sa langit yan. Hindi bawal yan. Pero huwag kang maiwan sa taas ang kamay. Ang gusto niya, tanggapin mo. Kumain ka. Okay, fine. May kasalanan tayo. May nagagawa tayong kasalanan. Alam niya yan. Hindi ako pwedeng magkomunyon kasi hindi pa kami kasal eh. Alam niya yan. Pero pag tinanggap mo ang katawan ni Kristo, baka mas lumakas ang loob mong magpakasal na. Huwag mong pangunahan ng Diyos na hindi ka karapat-dapat. Sino ang karapat-dapat sa atin? Ako? Hindi rin ako karapat-dapat. Kung tutusin, wala isa man sa atin ang karapat-dapat. Pero dahil mabuti ang Diyos, handa niyang ialay ang kanyang sarili para sa lahat. Lahat kasali, kasali lahat. At gusto niya nasa iisang hapag tayong lahat. Kung pinaghihiwalay tayo ng ating mga prinsipyo, ng ating paninindigan, pues, pinag-iisa naman tayo ng ostya, ang katawan ni Kristo. Sana po, sa patuloy nating pagdidibasyon sa Nazareno, higit natin nawang tanggapin siya sa ating buhay. Amen? Magsitayo ang lahat. Ibinigay sa atin ng Ama ang kanyang anak bilang tunay na pagkain at tunay na inumin sa hapag na ito. Hilingin natin sa kanya ang lahat ng ating mga pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo, ang pinagmumula ng bagong buhay. Ang ating pong itutugon, Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang simbahan naway lumago sa pagpapahalaga sa Eukaristiya bilang tinapay ng buhay sa pamamagitan ng mas mataimtim na pagdiriwang ng banal na misa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Bilang isang pamayanan, naway hindi natin ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya. Bagkos, higit na manalig sa Diyos araw-araw, kahit sa ating mga kahirapan at pagdurusa, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay
sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumago sa mga biyayang dulot ng patuloy na pagtanggap ng Eukaristiya. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga may sakit, naway palakasin ng kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikipag-isa ng kanilang mga paghihirap sa pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga mahal natin sa buhay na yumao, naway magkamit ng buhay na walang hanggan na ipinangako ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Isama na rin po natin ang darating na May 9 election na way maging malinis at mapayapa ang election. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyo sanang kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa kaitaasan, sana sa kaitaasan.
magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, ang matapos ang hapunan, inawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagaan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y ibabalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Halalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Buong kababang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Bye.
Jesus Nazareno. Patnubayan niyo po nawa at kabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami mapapayaan. O Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at pusay ka'y kasama ko. Ang sama mo at nasal, sana'y pakinggan mo ng mapawi na mga paghihirap ko. O Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na po Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Magsitayo ang lahat. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, aamin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nagutos sa pagdiwang ang uling hapunan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na way maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po.